Hello guys, good morning. Pinapasabi ni Lord dito sa kanyang salita sa Bible. Tingnan natin, buksan natin ang Bible. Dito sa Hebreos 9:27. Sinasabi dito, "And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." So, lahat ng tao ay mamamatay at tayo ay huhusgahan ng ating Panginoon. Sinasabi naman sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." So, lahat tayo ay nagkasala at walang makakarating sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Sinasabi din dito sa Romans 6:23, "For the wage of sin is death." So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi din sa Revelation 21:8, sabi niya, "All liars shall have their part in the lake which burned with fire and brimstone, which is the second death." Sinasabi dito sa Revelation, ang lahat ng mga sinungaling ay mapupunta sa lawa ng impyerno. So, yun yung second death, yung pangalawang kamatayan. Kamatayan ng ating kaluluwa. So, yung kaluluwa natin, pag nahiwalay sa katawan, ay doon pupunta instead kay God. So, babasahin ko rin sa inyo itong sinasabi dito sa Bible, sa Unang Pedro 4:18-19, diba ang sinasabi? "Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas?" So, sinasabi dito, kung yun daw ngang matuwid, napakahirap ang maligtas, paano pa kaya yung hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos? So, kaya nga, sa verse 19, kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa mga pangako. So, yung mga Christian na dyan na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sa kabila ng kanilang pagtitiis, ang pangako ng Diyos ay palagi niyang tutuparin para sa kanila. So, paano ba maligtas? Ito lang yun. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life." So, ang Panginoong Diyos ay bumaba mula sa langit, pumunta sa lupa para ibigay yung kanyang sarili para sa ating mga makasalanan. Sapagkat tayong mga makasalanan ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, binigay niya ang kanyang sarili para tubusin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. So, paano ba tayo makakapunta sa Ama? Paano tayo makakapunta sa langit? So, sabi naman ni mga ating Panginoong Jesus, and Jesus said sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father but by me." So, ibig sabihin, walang makakarating sa ating Amang nasa langit, walang makakapunta kung sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus tsaka tayo makakapunta. Paano yun? Kailangan tayong manampalataya, tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating
kaluluwa. So, guys, manalangin tayo. Manalangin tayo na tanggapin tayo ng ating Panginoon. Maniwala tayo na ang ating Panginoon ang ating kapagligtas at higit sa lahat, paliguran natin ang ating mga kasalanan. So, mag-turn back to God na tayo. So, ang kailangan natin ay mag-pray na. Let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw po, Panginoon, ay aming pinasasalamatan sa aming buhay. Panginoon, patuloy mga panglinisin ang aming puso, ang aming isip, ang aming mga ginawang kasalanan, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami kalugod-lugod sa iyo. Ngunit sa iyong kaluwalhatian, sa iyong pagpapatawad sa amin, kami ay iyong lilinisin, Panginoon. Lord, samahan mo po kami sa buong maghapon. Samahan mo po kami, Panginoon, sa araw-araw at kalooban ng Panginoon ang siyang sinod. Tinatanggap po kita, Panginoon Jesus, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, Ikaw po ang palaging mangusap at mangunan sa amin sa araw-araw upang magawa ko po ang iyong mga palooban at iyong banal na salita. Panginoon, ito po ang aming samit na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun guys, sa pamagitan ng ating panalangin, tayo ay pinatawad na ng ating Panginoong Jesus. Kaya, ang kailangan natin ay tuparin ang kanyang kalooban at ang kanyang mga salita. Mag-pray tayo araw-araw at magbasa ng kanyang salita. Ano ba yung salita niya? Yung Holy Bible. So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo.